Masok ka doon sa loob. Ito ka! Masok ka doon sa loob! Nay, masok! Nay, wag! Ito. Nakita ko doon sa taas ng tokador natin. Akin yan! Ano to? Iiwan mo kami? Oo! Oh, kasi wala na tayong pera dahil inubos mo lahat sa bisyo mo! Mawa ka, Bernard! Huwag naman yan! Huwag! Gaya ng maraming OFW, kayod kalabaw itong si Apple sa Singapore para maitaguyod ang kanyang pamilya. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang anak na iniwan ay sinasaktan pala ng asawa niyang si Bernard. At ang masahol pa dito, ang perang ipinapadala niya ay nilulustay lang pala nito. Tungkol dyan ang ating tampok na kwento dito lang sa Tanghali. Pambata ka? Nanakawa mo ako? Sagot! Tay, wala lang ang baon at natutulog ko kasi kayo. Papasok na po kasi ako sa school. Bakit? Magdadahilan ka, pambata ka? Magdadahilan ka? Buti ka, loko ka! Tay, ikaw malilintikan ka sa akin, ano? Ha? Dito. Bumaba ka dyan! Tay! Huwag pumunta! Hoy! At itay ni, hindi ako makapaniwala na nandito na ako. Nakauwi na ako sa wakas. Uy, pero salamat ah. Salamat ikaw pa talagang sumundo sa akin. Kahit magkalayo ang bahay natin, nag-volunteer ka pa talaga na sunduin ako at ihatid. Ano ka ba? Maliit na bagay yon para sa sisi ko. Alam mo eh, grabe excited na ako makita yung mag-ama ko. Naku, ramdam kita. Eh, Singapore pa lang tayo, wala ka ng ibang bukang bibig, kundi ang umuwi at kumita na lang dito sa Pilipinas. Oo nga eh. Pero alam mo, nakakapagod na rin mag-alaga ng hindi mo kadugo, no? Tapos kapag nakachempo ka pa ng nananakit, naku, alam mo, kotang-kota na talaga yung katawan ko. Buti nga eh, kinaya mo. Ako naman, kasi sinunod ko yung payo mo na nasa Singapore pa tayo. Kaya tinan mo, nakapagpa-renovate na ako ng bahay, may ipon pa ako para sa pamilya. Wow! Yes! Malapit lang tayo makaubos eh. Andiyan na naman yung lasing ko. Andiyan na naman yung lasing ko. Aga-aga. Tay, wag po, tay! Tay, wag po, tay! I-report na lang kayo natin sa barangay. Anong plan mo pasukin yung negosyo? Naisip ko, car service. Kaya, nagpadala na ako ng pera pambili ng kotse. At sa awa ng Diyos, last month, tapos ko ng bayaran. Diba? Kaya dito na ako. Di na ako aalis. Goodbye, OFW na ang beauty ko. Tay! Ikaw, manda ka sa akin! Tay, huwag po, Tay! Arvin! Tay! Arvin! Oh, Tay! Yun! Bumaba ka rito! Bumaba! Ano nangyari? Itik mo lang masagasaan yung anak ko! Babayaran mo yan! Yung anak Arby? Ko babayaran mo! Arby? Arby? Ikaw na! Bernard! Apol! Hindi mo sabi na uwi ka. Di sana nasundo kita. Anamin! Anak! Anamin! Sabis na kita, anak. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Parang dinaanan ng bagyo yung bahay niyo.
pasensya ko na kung di ako nakakapaglinis, ha. Medyo busy lang sa... Busy? Busy saan? Nga, mauna na pala ako kasi marami pa akong aayusin. Pero, ako, Arby, ang laki-laki mo na. Ako nga pala ang tita Tiny mo, ha? Parang ready ka na for school. Gusto mo pang sumabay na sa akin? Opo. Okay lang ba yun? Kasi Apple, total dadaanan ko rin naman yung eskwela nila. Ano ba naman yung isabay ko na siya? Sige, Ate Tiny, pasuyo na lang, ha? Alam ka na. Tay. O siya, alis na kami, ha? Hindi man lang natapos yung renovation. Ang dumi-dumi. Ano ba naman? Eh, hindi ko naman kasalanan ng titukbuhan tayo ng kontraktor. Alam mo, kasalanan mo ito eh. Hindi ka naman kasi nagsabi agad na uuwi ka na pala. Di sana napahayos ko pa itong bahay. Bernard, may kasama kang bata dito. Kasama mo dito yung anak natin. Ba't hinahayaan mo pabayaan yung anak natin ng ganito? Tingnan mo naman lahat. Pwede ba huwag mo akong pagsabihan ng ganyan? Akala mo madali mag-alaga ng bata? Ha? Tapos nagpapaayos ka pa ng bahay. Ang dami pang inuutos sa akin. Akala mo madali yun? Apple, apat na taon. Apat na taon mong hindi ginawa sa akin yung pagiging asawa mo. At pagiging ina kay Arby. Kaya wala kang karapatan para pagsabihan ako ng ganyan. Werner, nagtatrabaho ako sa Singapore. Ano pa sa tingin mo ginagawa ko? Apat na taon na nagbabakasyon lang? Apat na taon na iniwan mo sa akin lahat. Lahat ng problema. Sa akin lahat! Bernard, pawis ako. Eh, kahit namang pawis ka, may baby pa rin ang love ko. Bernard, nakikiliti ako. Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina, ha? Alam mo, tama ka. Dapat mas naging mabuti akong ama. Dapat mas naging mabuti akong asawa. Pasensya ka na, ha? Kasi simula nung na-aksidente ako sa construction site, tapos na-layoff pa ako, parang naiwan na sa akin lahat ng problema. Sa'yo or talaga makulit ka lang? Nay, kasalanan ko po na pinapalo ako ni tatay. Pero promise na magiging good boy ako this time para hindi na tayo magkakahiwalay. At di na akong papagalitan ng tatay. Huwag mag-alala, anak. Promise. At lagi na tayo magkakasama at hindi kita hihiwan. Promise yan? Promise. Itandaan. At saka anak, sabihin mo na kay Emma at
at sa nanay niya na hindi ka nasasabay sa kanila, simula ngayon, ako na ang susundo sa'yo. Yes! Nay, pwede ba tayong kumain sa labas bago umuwi? Oo naman, kahit saan pa. Kahit saan mo pa gusto. Okay, wait, takot ko alaw na ang baon mo. Anak, kumuha ka ba ng pera dito sa wallet ko? Di po, Nay. Mag-release lang muna si Nanay, ha? Antayin mo ko dyan sa labas. Okay? Pag inuman lang ka na, Salsa. Ikaw ang kumuha ng pera ko sa wallet, no? Tapos pinang-inom mo lang. Eh, nagkayayaan eh lang alam ang tanggi. So bakit ang daming pasa ni Arby? Sinasaktan mo siya, no? Oh, masama doon. Bakit dati, pinapalo rin naman ako ng tatay ko kapag dinidisiplina niya ako dahil makulit ako. Masama doon. Eh bakit nga ang dami niyang pasa? Di ba tigilan mo ako ng kakabunga-nga mo? At saka ano to? Ha? Ano to? Bakit may ganito tayo sa bahay, ha? Bakit nas loob na pamamain natin to? Ano to? Iyakin yan. Hindi sa'yo? Kanino to kay Arby? Bernard naman! Uy! May tapon yan! Akin yan! Akin na! Akin yan! Akin na! Akin na! Ano na nga sabi ng ahensya? Maganda naman daw yung records ko. Kaya i-schedule na raw nila yung pag-alis ko. Ang bilis, ha? Isang linggo ka palang nakaka-uwi. Akala ko nga magsa-stay ka na dito for good. Akala ko mga din eh. Akala ko may bahay kaming maayos. Tapos yung mga pinadala ko ginamit lang ni Bernard sa mga bisyo niya. Yung sasakyan wala rin. Tapos, ikaw pa ang sinaktan at ninakawan. Alam mo, hindi ko na siya nakikilala eh. Hindi ko nakilala yung asawa ko. At saka natatakot na ako. Naku,
Apple, sa totoo lang, ayoko sanang manghimasok, no? Pero kung aalis ka na naman para magtrabaho, eh papaano na yung anak ko? Ate Tiny, yun yung pinunta ko dito. Kasi alam mo naman na wala akong kamag-anak, di ba? Wala naman ako ibang maaasahan, kundi ikaw lang. Kaya iniisip ko, pwede bang dito na muna si Arby? Magpapadala na ako ng panggastos. Huwag mo muna isipin niya mga padala-padala na yan. Ako nang bahala. Sige. Walang problema, hindi ka magdadalawang salita. Salamat. Mag-abroad ka? Anak, pumasok ka muna. Pumasok sa loob. Mag-abroad ka ulit? Pinagsasabi huwag mo! Huwag ka magsisinungaling sa akin! Ano ba pinagsasabi mo? Tay! Say! Ay, nasasaktan ako! Ay! Pumasok ka doon sa loob. Dito ka! Bernard! Pumasok ka doon sa loob! Tay! Pasok! Tay! Ito. Nakita ko doon sa taas ng tokador natin. Akin yan! Ano to? Iiwan mo kami? Oo! Kasi wala na tayong pera! Dahil inubos mo lahat sa bisyo mo! Ito ba? Hindi ka nakakalis. Huwag! Hindi mo kami may iiwan ulit! Huwag! Buti na lang natakasan namin si Bernard. Ang dapat dyan sa asawa mong yan, pinapabarangay, napakawalang ya. Nakita mo nga yung ginawa sa inyong mag-ina. Ang mabuti nga hindi kayo napatay. Maigi na rin nakatakas kayo. Ano na ngayon yan? Mahirapan daw ako kumuha ng mga papeles. Sabi niya agency, mabablacklist daw ako kasi hindi ko sinipot yung employer ko. Grabe naman sila. Hindi ba nila naiintindihan ang sitwasyon? Nay. Anak. Nagising ka ba namin? Pasensya na, ha? Nay, okay lang yan na hindi ka na makakapag-abroad para magkasama na tayo. Alam mo, Apple, maswerte ka. Marupok ako sa mga tender moments na ganyan. O siya, agawan ko ng paraan tong trabahong to. At saka, gagawan ko kayo ng makakain, ha? Apple. Hi! Uy! Small world, Earl! Ikaw pala yung sinasabi ni Ate Tiny na tutulong sa akin makahanap ng trabaho. Mm-hmm. Salamat ah. Maraming salamat. Anyway, sit down, please. Hey. Please. Alam mo, Apple, maliit na bagay lang to. Dapat nga, bago ka umuwi, kumonta ka muna para naman nakasama ako sa pagsundo sa'yo. Pero alam mo, Earl, tatanawin ko itong malaking utang na loob. Alam mo, Apple, ako ang may utang na loob sa'yo. Dahil nung nasa Singapore tayo, ikaw ang tumulong sa akin nung walang-wala ako.
So wala to. Pero salamat talaga. Ba naman? Good morning, everyone. No, it's okay, it's okay. Siya ba yung bagong team member natin? Yes, sir. Si Apple. Ah, ikaw yung nag-DH sa Singapore, right? Oo, pero bago po ako umalis, nag-ahente po muna ako ng insurance. Okay. Welcome to the company. Ay, salamat po. Okay, let's start. Kompleto na ba lahat? Oh my gosh, I am so sorry. Sobrang traffic late ako, hindi pa naman kayo nagsistart, di ba? You're in my spot. I'm so sorry. Ay! What the hell? Sorry po, sorry. Alam mo, kulang pa yung commission mo sa ibabayad mo sa damit ko, tas tatapunan mo lang ng kape? Hazel, hey, I'm sorry. Ako na humingi ng paumanhin. Pasensya na. You know what? Sa laki ng perang ipinapasok ko sa kumpanyang to, the least she could do is stay out of my way. Ah! Hindi man makabalik ng Singapore, tila may bagong oportunidad naman si Apple sa pinapasukan niyang trabaho. Ang problema lang, may kontrabidang umieksena na gusto pa yatang maging main character sa buhay niya. Palibhasa sa dami ng sales niya, kaya pinapabayaan na si Boss Jojo. Hayaan mo, sa laki ng sales na ipapasok ko dahil sa ospital na to. Thank you po, Sir Tony. Hazel? Anong ginagawa mo dito? Sir Tony? Naku, Earl, pasensya ka na. Siguro, next time na lang ako kukuha sa'yo. Total, nasa isang company naman kayo, di ba? Pero sir, sa akin kayo dapat kukuha, di ba? Earl, like Sir Tony said, nasa isang company lang tayo. Sir Tony, let's go. Let's celebrate. Ano, Apple? Ha? Hayaan na sila. Pero teka, kailangan ko muna mag-toilet, ha? Sige, hintayin ka na sa kotse, ha? Sige. So, Sir Tony, don't worry about Earl, okay? And of course, yung promise ko sa'yo, doble to dun sa pinangako ko sa'yo. Salamat dito. Oh, you're welcome. Tara! Alam mo, Apple, sa trabaho nito, normal lang naman magbigay ng incentive sa mga sales leads. So, technically, walang masama sa ginagawa nila. Pero kasi, sabi ni Hazel, dodoble daw. So, normal ba yung dodoble yung matatanggap mo? Ang alin? Pinag-uusapan niyo ba ako? Earl, ha? Baka naman mamaya kung ano-anong intriga ang sinasabi nitong tao mo against me. Wala namang ganon, Hazel. Earl, siguro mauna na ako. Kailangan ko pa kasing sundoy niyo yung anak ko, ha? Bukas na lang. Sige, Apple. Ingat! Salamat po, Mama, sa pag-unawa mo sa sitwasyon namin. Basta huwag po kayong mag-alala, Ma'am. Pag nandito si RB, safe po siya sa amin lahat. RB!
Sorry! Sir, hindi po kayo nakaregistered. Anak, halika na. Hindi pa sa pumasok. Umuwi na tayo. Ako, ingat kayo. Hindi pwede pumasok. Susundin ko yung anak ko eh. Ako yung ama. Ano ba? Apol! Sorry, sir, hindi po talaga pwede. Arby! Apol, bumalik na kayo sa bahay! Arby! Apol, umuwi na kayo sa bahay, Arby! Apol! Apol, Arby, anak! Sir Rayson, maraming salamat ha. Sasabihin ko kay Sir Earl na napadaan kayo. Yes, of course. Wow, sis! Apple! Hi! Nice. Thank you! Oh my God, you can be a hand model. Really? Amazing. Wow! And what's the treatment you do on your skin? Why? You do any treatment? So flawless. Ah, you got! So flawless. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun lalang di sa asawa ko, ha? Kaya ayaw niyo umuwi ng bahay! Tama na! Bernard! Ito ba ang lalaki mo? Bernard! Ha? Siya ba yung bago mong kape? Mali ka naman eh! Hindi! Bernard! Ano ba? Kape! Bernard! Paano kaya tuluyang makakawala si Apple sa mapanakit at mapang-abuso niyang asawa? Abangan ang pagpapatuloy sa susunod na Sabado dito lang sa Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Miss, tapos na kita. Ako ba hindi mo ako namimiss eh? Namimiss? Pero tay, nananakit ka po. Sir, patuin po ng guardian pass niyo. Walang guardian pass yan dahil ako ang guardian ng bata. Ako yung tatay, di ba? Sa akin dapat sumasama yung bata. Sana naisip mo yan bago musaktan ang anak mo at asawa mo. Abusado ka! Sir, tama na po. Sir! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!